bagkat may sakit at lalo darating sa ating ang kamatayan. Bago pa dumating ang judgment ng Panginoon, talaga sa ating buhay ay darating yan. Darating at nakahanda naman tayo bago dumating ang panahon. Kaya nga pinalalahanan tayo na huwag patulog-tulog. Kailangan mamatyag dahil dapat tayong maghanda dahil ito ay talagang darating sa ating buhay. Ang ating buhay ay madali lang. Kaya nga, araw-araw ay sinasabi na tayo mayroong grasya para papakita natin na nakahanda tayo kung darating man ang panahon yun. Kaya huwag natin sayangin ang panahon. Huwag natin sayangin ang panahon para manain sa atin ang ating galit. Huwag sanang ayan na manain sa atin ang ating pagiging makasali. Kailangan tayong maghanda. At ngayon sa pangalawang libro, nalalakanan tayo na ating pagkilyo ang karakter ni San Juan. Siya yung boses na nila at nagsasabing ihanda niyo ang inyong mga sarili. Ang karakter ni Juan dito ay isang parang signpost na nagtuturo patungo sa Panginoon. Nagtuturo sa atin na paghandahin tayo dahil darating ang Panginoon. Talagang dadaan tayo sa patuwid na daan. Sa unang pagkilyo, sa unang pagbasa, napaka-specific, no? Tanggalin ang mga nakaharap, patakin ang mga puntok. At ito yung gustong mangyayari sa atin ni San Juan Bautista sa ating pagkilyo na paano ba natin paghandaan ng ating mga sarili. Tingnan natin kung anong nakaharang sa ating mga puso bago dumating ang Panginoon. Dahil kung mayroong nakaharang sa ating mga puso sa daanan ng Panginoon ay hindi natin makikita ang kanyang pagdating. Dahil pag maraming nakaharang, walang buwang ang Panginoon na makapasok sa ating mga puso. At itong pinapakita sa atin ni San Juan Bautista, siya yung boses ng ilang. At tayo din namumuhay sa ilang. Maraming boses tayong nakikinig ngayon. Sa ating buhay, marami tayo makikiparinggan. Ano mang boses na paringgan natin sa ating buhay habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Sa ating journey of faith, marami din mga San Juan Bautista sa ating buhay na nagpaalala sa ating nagpapakita ng inspirasyon bakit naging matatag tayo sa ating paniniwalang Kristiyano. Kaya makinig tayo sa boses ng Juan. Makinig tayo sa boses ng simbahan. Makinig tayo sa boses ng scripture dahil ito yung boses na nagpapadala sa ating patungo sa daan sa Panginoon. Makikita natin na ang daan patungo sa Panginoon para maging hawa tayo, walang nakahadlang. Kaya sa ating buhay ngayon, sa ating sa Kapaskuhan, titingnan natin saan na ba papunta yung buhay ko? Saan na ba ang daan ng pamilya ko? Saan na ba ito? Kaya titingnan natin kung saan na tayo sa ating paglalakbay sa ating paniniwala. Dahil titingnan natin ang ating mga puso kung anong nakaharap. Dahil hindi makapasok ang pagpapatawad kung marami, kung hindi pa tayo handang mayroon maraming galit sa ating mga puso. Hindi tayo handang makapag-share kung kasasiman pa ang handa sa ating mga puso. Hindi tayo magpakita ng kindness kung puno tayo ng kasamaan. Kaya ito yung dapat tanggalin natin as we journey sa ating buhay. Dahil maiklik lang ang ating panahon. Huwag natin sayangin. Huwag natin sayangin. Kaya nga si San Juan sinasabi sa atin, magsisi. Handa tayong magsisi upang pagkakanda tayong tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay.
at sa ating buhay, sa paniniwala, ay sinasabihan din tayo na magiging San Juan Bautista sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Sinasabihan tayo na tayo ay magiging signpost. Makikita sa ating na buhay ang ebanghelyo na nagipakita, nituturo sa atin ng ating sipa. Tayo din ay magiging instrumento sa ating kapwa na patagpuan ang Panginoon. Bakit nagiging inspirasyon tayo sa ating buhay Kristiyano? At ito lang ang makikita natin at huwag natin sayangin ang pagdating dahil maikin lang ang ating panahon. Baka before pa dumating ang panahon na pagdating ng Panginoon ay mauna pa tayo. Kaya dapat din ito paghandaan. Kaya titingnan natin ang ating sarili. Ano ba ang mariregalo natin ngayon sa Kapaskuhan? Sa ating kapwa. Magiging boses ba ito na magagaya sa kanya upang makita din ang Panginoon? Nagiging gaya ba ito sa aking nagiging mabuting himlo ba ito sa aking pamilya? Kaya ito yung titingnan natin as we journey sa ating Advent. Titingnan natin ang ating sarili. Kaya kung ano man nakaharang sa ating mga puso para mapapakita sila pag-iisang tunay na tao, na isang tunay na Kristiyano na tanggalin ng ating ito. Kaya sinasabi natin magbago. Huwag sa natin sayangin ang panahon sa mga walang kaguluhang bagay dahil hindi tayo magtatagal sa mundo ito. Kaya nga, napakahalaga sa buhay ni San Juan sa pagdating ng ating Panginoon dahil siya yung boses ng ilan. Kaya nga, sa ilang tayo natin, kung saan tayo nakatira, sinasabi ko naman yung boses na maraming makikinig na nagpapalayo din sa ating sa Panginoon. Boses na makasarili, boses ng consumerism. Nandiyan na nagpapalayo sa ating sa Panginoon. Kaya nga, tandaan natin itong tanggalin para makita natin ang Panginoon na klaro-klaro sa ating buhay. Kaya, it takes sacrifices. Pagpatumbang ba, i-accept natin na hindi natin kaya maglakbay sa iba'y kung wala ang Panginoon. Kailangan kaya papalapit tayo sa Panginoon. Hugo tayo ng lakas sa ating Panginoon. Kaya pagbago, kaya pagdating sa ating Panginoon, ay handa na tayo. Napakiklit lang ang ating buhay. Kaya we should make it na talagang magiging productive ito na aayos sa Panginoon. Sa buhay, katulad sa buhay ni San Juan, magiging inspiration sana tayo sa ating community, sa magkakaisa. Magiging inspiration tayo sa ating pamilya, sa pagiging isang mapapat sa isa-isa. Magiging instrumento sana tayo sa ating mga kaibigan, sa pagiging isang faithful at totoong kaibigan. Dahil sa ganitong paraan, makikita nila ang Panginoon dahil nakikita din sa ating na tayo dahil sa ating buhay, tinuturoan din natin sila paano makipamuhay na isang Kristiyan na handa na tanggapin ang Panginoon. Kaya Christmas is giving. Sana na yung Christmas, handa din natin ibigay ang ating kalooban sa Panginoon. Kaya handa tayong baguhin ang ating landas. Kung ano man yung tinatahan na yun na hindi nakakasama sa rin. Na hindi na nakakasama sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya tingnan natin, we have to introspect, tingnan natin ating sarili. Handa na ba ako sa pagdating ng Panginoon? Dahil hindi natin alam, baka bukas dating ng Panginoon sa second judgment, huwag tayong patulog-tulog sa ating paniniwala. Kaya ang ating sibanay, ito din ang Juan Bautista na gumagabay sa atin para makikita natin at maghanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Napakalaga araw-araw sa ating buhay. Ito binibigay para makikita natin
Papaghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Papaghandaan natin ang panahon na tumisan talagang hindi natin in-expect talagang darating sa atin. Gaano ba tayo nakahanda kung ang realidad ng kamatayan ay darating na? Baka sasabihin natin, huwag muna, huwag muna. Kaya na, sinasabihin tayo kung maghanda, huwag katulog-tulog sa ating paniniwala. Dahil ang demonyo ay hindi natutulog. Kailangan natin ang anuman ang tutuman ay isa sa buhay natin. Dahil ang boses ng ilang ngayon sa ating mundo ay napakalakas. Ang mga ibang boses na napapalayo sa atin sa nagpapag-relasyon natin sa Panginoon. Kaya maghanda tayo. Hindi lang dapat kilalanin natin ang Panginoon, kailangan isa sa buhay natin. Kaya yun nga, demonyo, kilala nga niya ang Panginoon. Kaya tayo din kililanin natin at isa sa buhay. Dahil ito lang yung paraan para matanggal sa ang mga nakaharang mga bundok na nakapapasama sa ating mga ugali. Kaya ito yung pinapakita sa ating sa Advento. Someone is coming. Kaya paghandaan natin ang ating kaya talagang mayroong darating na hindi natin na-expect darating, pero talagang darating na dapat paghandaan. Kaya time is very precious. Talagang ang time sa ating buhay, kalain natin na mahaba pa ito, pero napaka-ikling lang. Kaya huwag natin sayangin ito. Ipapakita natin ang buhay Kristiyano araw-araw. Huwag tayong patulog-tulog sa ating paniniwala. Dahil kung patulog-tulog tayo, ang ating paniniwala rin ay mawalan ng apoy. Katulad naman yung mga 10 verges na handa yung may handa silang extra oil, yung 5 verges babae, lalagang babae may handa mga oil para ipadagdag sa kanilang ilaw para sa pagdating ng Panginoon. Ganun tayo sa nakasigasig sa ating pamumuhay. Talagang handa tayo. Ang isa sa paghanda natin na hindi tayo mawalan ang ating box ko na ating paniniwala. Paniniwala sa Panginoon na ipapakita natin sa ating gawa, sa ating buhay Kristiyano. Na ito din ang pinapakita ni San Juan Bautista na nagbibigay inspirasyon. Siya yung signpost na nagtuturo sa tamang daan. Kaya before tayo magiging signpost, titingnan muna natin ang mga poste sa ating mga puso kung saan ito nakaturo. Baka sa ibang daan ito nakaturo. Papakita natin na ating puso ay handa sa pagtanggap ng ating Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya ito, tanggalin ito natin ang mga nakaharap na mga galit, inggit, buot. Dahil kung ito ay maghahari sa inyong puso, walang buwang ang pagmamahal na makapasok. Walang buwang ang pagpapatawad na makapasok. Walang buwang ang pagpipapataw kung ito ang nagugunas sa inyong mga puso. Kaya dapat natin tanggal. Titingnan natin natin para sa rin. Ano ba ngayon ang nasa ating puso? Ano ba ang nakaharang sa mabuting relasyon ko sa aking kapwa na makapaglago ito. Kaya we have to introspect. Tingnan natin natin sa rin. At unti-unti na natin tanggalin. Hindi lang ito, hindi natin ito makikita kung wala tayong hindi tayo magpapababa. Kaya kailangan natin ang Diyos sa ating buhay upang tayo gabayan. Gabayan sa ating mga sinasalita. Gabayan sa ating mga desisyon at disposisyon sa buhay na naaay sa kaluuban ng Panginoon. Dahil ito yung panahon na darating ng Panginoon. Yan napakahalaga ang paghahanda.
sa ating sarili, paghahanda para sa panahon para dumating ang Panginoon. Kaya nga sa ating alalahanin din yung mga taong nakapag-inspire sa atin sa ating paglalakbay, sa ating faith spirit. Dahil may mga kaibigan tayo, inspired tayo na magsiservisyo tayo sa ating community. Huwag natin sayangin ng panahon. Kailangan magsiservisyo tayo. Mag-volunteer tayo dito yung pagkakataon na ipakita natin ang ating pagkakaisa sa ating kapwa. Sa ating mga pasalamatan din natin ating mga magulang. Dahil din sa kanila ay sila rin ating gumagabay kung paano tayo nagiging. Katulad ni San Juan Bautista sa ilang na lugar. Ang ating buhay ay nandito, namuhay din sa ilang na lugar na maraming boses sa sinasabi ko. Kaya makinig tayo. Maraming Juan Bautista sa ating buhay na makapagpagabay din sa atin. Inaisip sa buhay ko na ang pagpapatawad, ang pagmamahal. Napakahalaga talaga na paalamin natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Paipakita rin sa pagmamahal sa Panginoon. At ito yung paraan para makapaghanap tayo sa pagdating ng Panginoon. Ngayon, kapaskuhan. Ngayon, tanungin natin ang sa sarili. Saan na ba? Malapit na ba ang Panginoon sa ating buhay? Gaano na ba kahanda tayo sa ating buhay para i-welcome natin?